Hello guys, welcome back sa ating channel, Mechanical Engineer Vlogs. So, guys, meron naman tayong panibagong topic for today na isi-share sa inyo, no? Kasi meron tayong isang commenter, guys, no? May nag-comment sa atin, na kababayan natin. At I think isa rin siyang licensed engineer. Nakalimutan ko kung mechanical ba siya or anong engineering discipline. At ang comment niya sa ating isang video is humihingi sa guys ng advice or tips. Kasi nga, as sa kanya, sabi niya, nag-a-apply daw siya as cadet engineer, no, sa isang cement industry. So ngayon, yun yung ating pag-uusapan, guys, no? Magbibigay tayo ng tips or advice, guys, kung lalong-lalo na sa mga newbie o sa mga newly licensed engineers dyan, mechanical engineer or kung anong engineering discipline ka man. So tara, guys, let's start this video, guys. Guys, isa lang ang maibibigay ko na payo, no? I know there are a lot of advices and tips na mas effective sa personal na advice ko sa inyo, no? For me, as an experienced licensed mechanical engineer, you know, as not too old, not too young in this profession, guys, no? Nasa 8 years na yung experience natin bilang isang mechanical engineer, no, sa mining industry. Yung maipapayo ko lang sa inyo, guys, no, or yung tip na maibibigay ko sa inyo, before you land in any job, guys, in any industry, the best way before you land any job, guys, is try to assess, guys, no? Tingnan ninyo, guys, kung yung trabaho, whether that is position, industry, na papasukan ninyo, is my long-term career ba, no? Kung meron ba itong potential career growth sa inyo in the long run. Kasi hindi lahat ng industry, guys, may ganitong potential. You end up like parang stagnant kayo or stuck up, guys. When you landed in this job, may mga trabaho or mga role or career na stuck up kayo. Wala kayong long-term career growth, no? Employment-wise or business-wise, kailangan ninyo i-consider yung ganyang thinking, guys, no? Yan yung payo ko sa inyo. I-assist ninyo kung may long-term career or may career growth ba, whether that is employment or kung gusto nyo magnegosyo, magagamit nyo ba yung mga learnings and experiences nyo sa tinahak ninyong trabaho or sa industry na yan. So that's the best or importanting payo na maibibigay ko sa mga newbie or sa mga newly licensed engineers dyan na nangangarap na magkaroon ng magandang opportunity or magandang future para sa pamilya nila. At yun, kasi ako, guys, I've been working for 8 years now, I think more than 8 years, no? So I've come up with this realization, guys, na bago kayo kumuha or tumanggap ng trabaho, guys, tingnan ninyo kung may magandang long-term career ba ang tatahakin ninyo. Kasi most of the time, guys, no, I've seen this a lot to other colleagues natin na mga engineers na nagre-resign at yung career nila from one industry to the other na ibang industry naman. So they are not building a solid experience, guys. Kung gusto nyo ng employment, you sometimes you think maganda mag-apply abroad, magtrabaho abroad. So wala kang solid experience kung palipat-lipat ka ng trabaho, ng role,
ng industry, guys, wala kang solid experience. At yan yung mahirap kasi mostly pag nasa abroad ka, guys, yung mga employer ang hinahanap yung merong 5 years experience, at yung experience talaga nila, guys, is specific, no? Specific wise yung hinahanap nila. For example, if you're into planning, titingnan nila, guys, kung meron kang experience sa planning, no? Kung supervisory, tinitingnan nila kung how many years you are in that position or in that role, tapos kung anong industry. Merong mga similar industries na pwedeng i-accept, but most of the time, guys, talaga gusto nila solid experience. If you're into mining, yun yung experience mo talaga from the start, or kahit may iba kang experience, but at least 5 years, meron kang magandang experience or solid. At employment, that's employment wise na consideration, guys, no? Meron din sa business, but I'm not talking about the business right now because mostly nasa employment naman tayo. So, yun, guys, sa mga newbie, sa mga newly licensed engineers, dapat yun yung i-consider ninyo muna, yung long-term career growth, or kung may career ba na maganda in the long run sa inyong tatahakin. So, I think that's all lang, guys, ang ating video for today. I hope may napulot kayong aral, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Mechanical Ingeniero Vlog. So, yun lang, guys, maraming salamat sa inyong panonood, at see you in my next video, guys. Bye-bye.